Tawarin mo ko. Sa panahong wala ka, higit kong napagtanto na ikaw ang kailangan ko sa aking buhay. Mahal na mahal kita, James. Wala akong hindi gagawin para sa iyo. Love and Memories. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon Rudito Austria. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa oras na ito ay ipagpapatuloy na natin ang ika-apat na yugto ng liham kasaysayan na padala ni Aris dito sa ating dulang. Love and Memories. Narinig ko ang pag-uusap ni Isabel at Aluna tungkol sa kanyang pagbabalik sa ibang bansa. At agad akong nagpakita ng pagtanggi sa pagbabalik nito sa Canada. Bagay na hindi binigyan pansin ni Isabel, subalit malaking bagay para sa akin. Nagulo na ang pag-iisip ko mula nung malaman kong babalik si Isabel, bagay na hindi naligid sa kanyang kaibigan. Isang araw ay Aris! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo inaalis sa maleta ko yung mga damit na inimpake ko? Walang aalis. Ano ka ba, Aris? Aalis na nga ako eh. Aawahin mo pa ako? Basta walang aalis. At kung aalis ako, Aber? Aalis din ako sa bahay na to. At hindi na ako babalik pa muli. Ano? Teka nga. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? At bakit mo ako pinipigilan? Dahil mahal kita. Ano? Anong sinabi mo? Mahal kita. Aris, ano ba yung pinagsasabi mo? Nagmamarihuana ka na ba? Ni isang stick ng sigarilyo. Hindi pa dumadapo sa pipik ko. Marihuana pa kaya? Kung hindi ka nagmamarihuana, malamang ay nakainom ka. Kaya pwede ba? Pumasok ka na sa kwarto mo at itulog mo na yan. Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Pag-iimpake ko, ginugulo. Dahil ginugulo mo rin ang isipan ko. Aris, ano ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko lang naririnig.
ang malakas ng tibok ng puso ko, kundi damang-dama ko pa. Tumigil ka! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At sinong nagsabi sa'yo nagbibiro ako? Kailan ba kita biniro? Ha? Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Pwede ba, Aris? Tigilan mo na ako. Bukas na ang flight ko. Kaya kailangang makabiyahin na ako ngayon. Hindi ka sabi, Aris. Aris! Huwag mong hintayin mapuno ako, ha? Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Hindi mo pa alam kung paano ako magalit! Di ba galit ka? Pakialam ko sa galit mo. Ang importante sa akin, hindi ka makakalis. Dito ka lang sa piling ko. Tapos ang usapan. Kahit ang mga damit mo, ibabalik ko na sa aparador. Ba't talagang iniinis mo ako, ano? Hindi kita iniinis! Minamahal nga kita eh. Mahirap pang intindihin yon, ha? Dahil mahirap paniwalaan ang sinasabi mo! Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matutunang magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko puso mo'y tuluyan nang magpatawad. Ate, ito na yung mga... Ha? Abat, parang dinaanan ang kwarto mo ng buhawi. Ba't ba nagkalat ang mga damit mo, ate? Oh, ito na pala yung mga iba pang dadalhin mo. Oh. Isa ka pa. Akin na ang mga yan. Aris! Ano ka ba? Ano bang pinanggagawa mo? Ba't mo ginugulo ang mga yan? Ate, ano bang nangyayari dito kay Aris? Iwanan mo muna kami. May pag-uusapan lang kami. Oh, sige. Aris, yung mga ginulo mo, ayusin mo. Okay. Okay. Para matapos na ang pag-uusap na to, ano ba talaga ang gusto mo? May gusto ka bang ipabili sa akin? Magkano ang... Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw. Ba't bang hirap-hirap mong paniwala ng sinasabi ko? Aris, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Bata ka pa! Ako? Bata? 30 anyos ko na. Bata pa rin pang paningin mo sa akin. Ikaw yata ang hindi nakakaintindi sa akin eh. Aris? Bata pa naman ko ay minahal na kita. Mahirap bang intindihin yun? Ang ibig kong sabihin ay bata ka sa akin ng maraming taon. Parang anak lang kita. Oo. Parang anak mo lang ako. Pero hindi mo ako anak. Kaya walang rason para hindi kita pwedeng mahalin. At lalong hindi rason ang agwat ng edad natin para mahalin mo rin ako. Sasabihin ng mga tao? Ng nanay mo? Sasabihin ng mga tao? Sasabihin ng nanay ko? Bakit? May pakialam bang nanay ko sa buhay ko? Hindi ba pinabayaan na niya ako? Hindi ka pinabayaan ng nanay mo. At kaya nasa poder kita. Dahil hinabilin ka niya sa akin upang alagaan. Alagaan, narinig mo? Alagaan! At hindi aasawahin paglaki! Hirap na ako.
Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo. Aris, kung ano man yung nararamdaman mo, ay pagmamahal lang sa akin bilang nanay mo. Hindi mo ko naiintindihan, Isabel. Ano bang dapat kong sabihin o gawin para maintindihan mo ako? Ha? Ako ang nagpalaki sa'yo. Minahal kita at inaruga. Kaya yung nararamdaman ko para sa'yo ay pagmamahal lamang bilang anak! Ganun. Ganun lang ba ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Okay. Ipaparamdam ko sa'yo kung gano'ng pagmamahal ko sa'yo. Ha? Anong ginagawa mo, Aris? Anong ginagawa mo? Tutunayan ko na hindi lamang pagmamahal ng isang anak ang nararamdaman ko sa'yo. Kung hindi... Aris! Ha? Ano ba? Aris! Ano ba? Bitiwan mo ako! Ate! 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 Aris! Ano bang... Aris! Anong ginagawa mo kay ate? Balik mo ako! Ano ba? Aris! Tama na! Ano bang pumasok sa isip mo? At ginagawa mo ito kay ate? Mo? At ba't si ate, pinagdidiskitahan mo? Aris? Pinalaki ka niya, inaruga, inalagaan at minahal. Pagkatapos, ito lang ang igaganti mo sa kanya? Ang bastusin siya? Sapat na ba ang kabayaran ng pagpapalaki at pag-aaruga niya sa akin? Para habang buhay kong pahirapan ang damdamin ko. Ha? Sapat na ba ang halaga ng pera na pagpapalagi niya sa akin upang pigilan ko ang aking nararamdaman? Aris, hindi ko rin ito ginusto. Hindi ko ginustong mahalin ka, Isabel. Kung alam ko lang na habang buhay pala akong pahihirapan ng damdaming na ito. Hindi na sana ako sumama sa iyo. Nagkunin mo ako sa nanay ko para sa pagdating ng pagkakataong ito ay malayo kitang mahalin. Aris! Aris! Wala pa ba si Aris? Wala pa. Anong plano mo ngayon? Tutuloy ka pa ba? Ay. Ngayon, ay mas kailangan kong umalis. Paano si Aris? Pati ba naman ikaw? Naaawa kasi ako sa kanya. Makakalimutan din ako ni Aris. Maraming babae dyan. Nasa kanya halos lahat. Madali niya akong malilimot. Alam mo, ate, ngayon ko naunawaan kung bakit wala akong nakikita o nababalitaan man lang na nililigawan niya. Kasi, ikaw pala ang babaeng matagal na niyang binamahal. Ano? Oo, ate. Madalas ko nga siyang biruin noon ng bading. Dahil wala man lang akong nakikitang babae na dinidate niya.
hanggang sa mainis siguro sa akin. Kaya nasabi niya sa akin na may minamahal na raw siyang babae. Wala nang sinabi niya yun sa akin. Tinigilan ko na ang pagbibiro sa kanya ng bading. Ikaw pala ang babaeng yun. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matutunang magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Bukas ng flight ko, kaya kailangan ko ng bumiyahe ngayong gabi. Hindi ka na ba mapipigilan? Tignan mo nga tong taong to. Hindi ba't ikaw tong nagsasabi sa akin na dapat lang akong bumalik sa Canada? Halos ipagtabuyan mo pa nga ako eh. Oh. Noon yun, nang hindi ko pa alam na may masasaktan at malulungkot sa pag-alis mo. Ikaw na ang bahala sa kanya. At pakisabi mo sa kanya na hindi ako nagagalit. Ano kaya kung hintay mo na lamang ang kanyang pagdating? Paano ko pa siya hihintayin? Iaalis na nga ako. Bukas pa naman ng hapon ang flight mo eh. Oo nga, pero baka matrapik ako. May sarili ka namang sasakyan. At magaling si Mang Fermi na driver mo. Kahit pa alas 7 ng umaga kaalis dito, eh makakarating ka pa ng airport bago magtanghali. Ay, mahirap isa palaran ng flight ko sa traffic. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa daan. Mas mabuti na yung may time allowance para anuman ang aberya sa daan ay hindi maaapektuhan ang flight ko. Oh, mag-alas 12 na ng gabi. Hindi ka pa ba uwi? Pagkatapos na nangyari, wala na akong mukhang may harap sa kanya. Pare, maiintindihan ka naman siguro ron. Oh, pero... Kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Ginawa ko na nga. Hindi ba't kamunti ko na siyang... Oh... Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna at mag-usap kayo. Malay mo, mapipigilan mo pa siya. At kung sakaling hindi mo na siya mapigilan, makahingi ka man lang ng sorry sa kanya. Hindi. Hindi ako hihingi ng sorry sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ka hihingi ng sorry sa pagmamahal mo sa kanya. Ang tinutukoy ko ay ang hindi mo napigilan ang sarili mo at kamuntik mo pa siyang halayin. Kaya nga eh, isa pa yan ang dahilan kung bakit kahit gustong gusto ko siyang makausap, ay mas nangiging bawo na ngayon ang kahihiyan ko. Sana nga, di na ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko ng mga oras na yun. Oo, siya, tapos na yan. Wala ka nang magagawa pa eh. Pero, kasalukuyan, eh may magagawa ka pa. Kung uuwi ka ngayon at muli mo siyang susuyuin o kukumbinsihin na huwag na siyang umalis ng Pilipinas. Oh, paano? Aalis na ako. Ikaw na ang bahala kay Aris. Ano pa nga bang gagawin ko, kundi paliwanagan? Sabihin mo sa kanya na huwag siyang umalis dito sa bahay. Paano kung aalis? Alalahanin mo na kayang-kaya na niya ngayong mangupahan kahit
ng malaking bahay dahil malaki na ang sahod niya. Ay, gawin mo ang lahat ng paraan para hindi siya aalis dito sa bahay. Si Aris na siguro yun. Ano, kakausapin mo? Ha? Bakit ganito? Ba't ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Para man lang, kahit sa huling pagkakataon, ay makapag-usap kayo. Ba't parang... Hoy! Ano ba? Papapasukin ko ba dito si Aris? Papasukin ko ba siya dito sa kwarto mo? Huwag na. Lalabas na ako. Nasaan ba siya? Pumasok na ba siya sa kwarto niya? Hindi. Nasa sala pa rin. Ba't ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan. Masaya ako dahil dumating siya. Pero nalulungkot ako sa napipinto kong paglayo sa kanya. Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Natulala ka na dyan. Hinintay ka yatang lumabas. O baka naman, binabantayan ka para hindi ka na aalis. Ay, ewan ko. Tara na. Ihatid mo na ako sa labas. At talaga palang aalis ka? Aalis na ako. Hindi ka pa rin naniniwala sa kabila ng kahihiyang ginawa ko kanina. Ano sa palagay mo? At naglakas loob pa rin akong magpakita sa'yo. Hindi pa rin baka panipaniwala ang sinasabi kong pag-ibig ko sa'yo? Ha? Hindi pa rin baka panipaniwala? Mapigilan pa kaya ni Aris ang pagbabalik ni Isabel sa ibang bansa? Mga kaibigan, abangan bukas ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng Liham Kasaysayan na padala ni Aris dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Rodito Austria, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon ni Counselor Rodito Austria. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.